December 3. Galing ako sa Valenzuela National High School kasi merong event doon. May tumawag sa akin. Si Lizelle, yung asawa ko. Sabi niya magmadali daw ako dahil nasa ospital si mama. Hindi ko alam pero habang papunta sa ospital, tumutulo na yung luha ko. Pero nilalabanan ko. Pagdating sa ospital, nakita ko yung mama ko nakahiga. Tapos, may nakapasok na na tubo sa bibig niya. Tapos, pinapump para makahinga. Nahawakan ko pa yung kamay ni mama eh. Hinawakan niya ako. Ang sabi ko, sabi ko lumaban siya eh. Sabi ko gagawin ko ng paraan. Pero tinanong ako ng doktor. Sabi ng doktor, ano daw ba yung plano ko? Sabi ko, teka lang. Anak lang ako eh. Tatanungin ko yung tatay ko. Tatanungin ko yung mga kapatid ko. Tapos ang sabi nila, bahala na daw ako. Bahala na ako. Para bang ako yung mag-decision ng mangyayari sa kanya? Sabi sa akin ng doktor, magkapatid nila. Mukhang mahihirapan na makarecover yung mama ko. Ito kong lumaban na eh. Pang ilaban. Ito sabi ng tatay ko, sabi ng mga kapatid ko, magpahingin na natin si mama. Sobrang hirap niya dahil nasaksihan ko yun yung araw-araw na pagpunta sa Balintawak para mamalengke. Tapos meron pang isang pagkakataon na kinuha yung mga pinamalengke niya para buhatin, para makatawid siya ng tulay. Pero itinakbo yung mga pinamili niya. Nakaka-guilty na kasi dati kasakasama ako sa pamamalengke. Para sa karinderya natin, para may makain yung mga tricycle driver. Tinitiis ni mama yan. Araw-araw. Kaya minsan nung nagkasakit siya, dinala siya sa Fatima Hospital. Sabi ko sa sarili ko, hindi na siya babalik doon sa dati niyang bahay. Inuwi ko siya. Dinala ko siya sa bahay namin. Hanggang sa makarecover.
kahit papaano, nakaramdam sila ng ginhawa kasi wala naman silang gagawin doon kundi manood ng TV, magpahinga, kumain. So kahit papaano, masaya na rin ako na naiparanas ko sa kanya yon. Ngayon kasama namin si Papa. Sana nga ay matagal pa kami magkasama-sama. Ma, kung saan ka man naroon, palagi mong iisipin na mahal na mahal ka namin. Hindi ka namin makakalimutan. Nanatili ka dito sa puso namin, Mama. I miss you, Ma. I love you. Shout out po. First time nila lumabas. Yes. After 9 months, ngayon na lang ulit sila makakalabas. Sama namin si Papa. Kami po ay pupunta saan? Cheryl Santa. Bakit? Anong meron ngayon? Death anniversary ni Mama Luz. Excited ba kayo? 1 taon lang niya. Diba, 2016, 17, 18, 19, 20, apat ka lang pa. So, maya-maya po, samahan nyo kami, pupunta kami doon. Hello guys! Nandito na tayo! Magalaw ka naman, Luke. So, nandito na tayo sa Tierra Santa. And, today is the fourth death anniversary ni Mama. So, dito kami ngayon para gunitain ang araw ng kanyang pagkamatay. Thank you for watching Sir Alo TV. Please don't forget to subscribe.